Yon! What's up, partners? Narito na naman ang mag-asawang makulit, Loko-loko! Pero hindi sira ulo! Ayan, so mga ka-partners, bigay kami sa inyo ng tip kung ano yung mga dapat gawin, partner, bago daw ang exam. So, yung ibibigay naming tips ay base lang po sa aming mga experience. CBT at saka PBT ito. Ako naman, ako PBT siya kasi... CBT. Ayan. So, sa akin, ang ginawa ko noon, so ang kailangan dyan, i-prepare muna ang permit. Kailangan may makaprint na kayo ng permit agad kung lumabas na dyan sa accounting nyo. I-print nyo na agad yan, ihanda ang passport, at pinaka-importante dyan, maaga kayo na makarating sa test venue. Kung ipalabas na ng PUA ang listahan ng venue ninyo, ay alamin na ninyo agad kung paano pumunta. Alamin na ninyo kung saan kayo mag-stay, lalo na yung mga galing sa probinsya, mahirap yan. Kasi paunahan, sa dami ng mga mag-exam, kailangan ninyong alamin kung paano pumunta at saan kayo tutuloy pagdating sa Manila o sa Baguio. At tama, kung meron ka bang tutuluyan dun sa pupuntahan ninyo, yun ang pinaka-importante nyong gawin. So ano yung mga ihanda nyo? Permit, passport, at magdala kayo ng correctional tape. Kasi sa test, sa PBT kasi kailangan ng correctional tape. At minsan doon kayo nadidelay kapag kulang yung supply doon sa room. Kasi kung minsan hanggang lima lang, tapos kung mayroon kang buburahin na answer mo, kumbaga nagkamali ka ng sagot, buburahin mo yun, itatas mo yung kamay mo para pupunta yung staff para buburahin yung answer mo. So, para hindi ka na madelay, magdala ka ng sarili mo. So, yun nga, kinabukasan, partner, exam na. So, ano yung gagawin mo ngayong gabing to? Yun nga, bukod sa i-prepare mo yung mga kailangan mo, inalam mo na kung saan yung venue, di ba? Ngayon, agahan mong matulog. Yun. At wag na po kayong mag-review at magpuyat. Mag-relax lang. Para kinabukasan, relax yung utak nyo. Gumising na maaga. 2 hours or 1 hour before the exam, dapat nandun na kayo sa venue. Kasi kailangan yung tignan kung anong room kayo. Nandun kayo, magkakagulo yan. Sa libo-libong mag-exam, napakarami po ninyo yan. So, dapat maaga kayo. Dahil nga, lalo sa Manila, traffic. So, dapat maaga kayong gumising para pagdating nyo doon, makita nyo na yung kung anong room kayo, at least makapag-relax kayo 1 hour before the exam. So yun ang ma-share ko lang tungkol dun sa mga PBT. So mga CBT naman, kasi hindi ko naranasan ang CBT, si partner nakaranas yan sa CBT. So anong ginawa nyo nun? Same lang din. Hindi, wala naman kaming inihandang yung pen na sinasabi mo, partner. Kasi nga, computer naman yun. Shout out nga pala dun sa nagtatanong about daw sa CBT. So, eto nga, bigyan kita ng idea. Kasi nga, yun nga, partner, hindi daw niya alam kung paano yun sa, kung paano gagawin sa CBT. Yun po ay computer-based test. Sa computer po kayo mag-exam. At wala naman kayong ipi-prepare masyado. Same lang din naman permit sa PBT. PBT, permit, tsaka passport. And passport, at yun nga, maghanda. Matulog na maaga, gumising na maaga, kumain at magdasal. Tapos, pag nandun na po kayo sa venue, yun nga, ibibriefing naman kayo bago kayo sumalang dun sa pag-e-examan nyo na computer. Kasi kung hindi mo naman alam gumamit ng computer, tuturuan naman kayo, di ba? Oo, madali lang naman yon, kasi ikiklik mo lang naman dun yung a-answeran nyo. Halimbawa, 1 to 4 yan, ikiklik mo lang dyan kung ano yung answer mo. And then, madali lang, i-guide naman nila kayo doon kahit pero, wala kang idea. Dapat, bago palang mag-start yung exam, dapat alamin muna, magtanong ka na kung ano yung hindi mo alam. Paano ba ibalik ito? Paano ba i-forward? Back and, kasi kailangan mong, kuminsan kasi, kailangan mong balikan yung question eh. Uh-oh. Paano kung hindi mo alam? So, huwag na huwag po kayong mahiyang magtanong. Uh-oh. Yun ang pinaka-importante. Kasi meron namang doon, bukod sa Korean instructor na nandoon, ay meron naman pong taga-POEA na mag-a-assist din po sa inyo. Kung ang may advice ko sa inyo, kung hindi nyo po alam ang inyong gagawin, kung na-briefing na kayo tapos nalilito pa rin po kayo para hindi kayo magkamali, ang maganda pong gawin nyo, magtanong. Huwag lang po kayo maging mahihiyain sa pagtatanong. Kung hindi nyo nga po alam inyong gagawin, ay naroon ng mga proctor, silang mag-guide sa inyo kung ano po yung mga dapat nyong gawin. So, yun lang naman ang dapat nating i-prepare. Wala naman tayong masyadong isipin eh. Ang wag na wag lamang po kakalimutan,
magdasal po. Oh. Yun po ang pinaka-importanteng sandata para po matupad ang inyong mga pangarap. So meron kaming shout out sa mga walang sawang sumusuporta po sa amin. Maraming maraming salamat at shout out kay shout out Amalyn Lumagparale, Melody Bitangkor, Abaw Jan, Denmark Lee, Kerwin Cueco Soto, Yuri May Lee, Lego Biray, Marimar Apan Garcia, Jarby Sikuan, YRN Javier Simon Mina Diter, Niel Amata, Melvin Lauderes, Diego Otida Limet, Evelyn Sanyo, Jason Corbett, Jekris Uchiha Espina, Duenil Bahan Resitas, Gretchen Ibanez, Danica Priya, Angelo James Sibilia, Bench Alchenza, Nons Vegapria Cuyos, Chris Gine Latore, RJ Alpuerto, Catherine Salak, Raylen Orojo, Ladilin Galindon, Jangjang Kabalteha, Elms Labbert, Basta't Kasama Kita, Artemio Nakua Nabares, Argeli Tugade, Ril Tan An, Jade Rosales, Oliver De La Cruz, Kevin Mark, Binbin Baredo, Loela Sor Malarayap, Julie Tubise, Johnny Magbanwa, Aldin Senyeres Doronila, Sophia Power, Gemini Aku, Jason Felix, Mendoza Jennifer, Jom Lau, Genhel Redondo Geras, JR Lolong, and Feel Good. So, shout out sa inyong lahat mga kapackners. Thank you so much sa walang sawang pagsuporta sa AJ Packners.